Right guys, welcome sa isa na namang episode ng Filipino Millennial Mindset Podcast. Ang last episode is medyo naging sobrang, intimate. Pero dark. Thanks ulit sa pag-share nun, man. Doon ko lang narinig yun, first time ever. Pero ilan taon na tayo mag-tropa. Diba? Pero it just shows na yung mga taong tingin mong kilala mo na matagal mo lang kilala, you know very little talaga. Mm-hmm. So, nakakatulong makipag-usap ka sa mga taong tropa mo na close mo na akala mong kilala mo na. Mm-hmm. Kasi, hindi lang naman para maghalongkat ng nakaraan, di ba? Para matuto, di ba? Daming learnings dun. Pero yun, ngayong episode na to is more about affirmations. Na ngayon, off-cam, pag-usapan namin ni Kimi Mod, tingin namin different kinds ng affirmations. So, pag-usapan din natin yan ngayon. Pero bago ang lahat, ano muna tayo? Halloween special question. Nabanggit ko to kay Kim na meron akong question para sa kanya. Pero hindi ko sinabi sa kanya kung ano yun. Sabi ko, ngayon ko ito sabihin para surprise. Pero ang question na yun is, men, ano ang isang bagay na kinatatakutan mo pero tingin mo parang nasa isip mo lang siya pero hindi mo mapigilang parang matakot pa rin? Ako yung nakatakot ko pag kunyari nasa shower ako tapos mawala ng kuryente tapos biglang magkakaroon. Tapos? Feeling ko may lalabas sa harap ko. Kaya ginagawa ko, pinapatay ko yung shower or yung shower, tinatanggal ko sa mukha ko para makabulot ako, para ready ako. Yan, pag meron sa akin, punta na sa sampalig ko agad. Gulat ka, asawa mo pala. Ano siya pa? Ako, para sa akin, injection, karayom. Injection? Nakatakot ka sa karayom. Yun yung isang bagay na, tingin ko parang nasa isip ko lang. Pero pag nandun na, natatakot pa rin ako Kasi, talon ng binakunahan ako, parang wala lang. Pero pag iniisip ko maigi yung, parang ini-exaggerate ko sa isip ko na yung needle pumapasok sa laman ko, ganun, kinikilabutan ako. Okay. Na-visualize mo kung ano talaga yun. Parang, aray, parang ganun. Pero, nung in-injection ako, parang wala lang naman. Parang yung fear mo, na tingin mo, hindi naman talaga fear, pero fini-fear mo. O, diba? Nakabaliw. Pero, okay. Punta na tayo sa main topic natin, which is affirmations. Explain ko muna kung ano yung affirmations para sa akin. So, yung affirmations para sa akin is tingin ko yung ginagamit mostly ng mga tao para sa law of attraction. Alam mo yun, na pag may in-affirm sila everyday, tingin sila sa salamin, first thing in the morning, sabi nila ganito, I'm a millionaire, mga ganun. Na you are full of joy, full of happiness. Paulit-ulit. Para sa akin, ganun yung parang, pag sinabi mong affirmations, yun agad pupasok sa isip ko. Para sa'yo, ano yung affirmations? Affirmations, parang dinidiin mo sa sarili mo kung ano yung talaga yung purpose mo sa buhay, ano yung gagawin mo sa yung everyday thing mo. Parang motivational chuva chenes para sa sarili mo. Para hindi ka mawala sa track ng yung goal mo. Parang ganun. Pero hindi ako nagaganun . Para sa akin pagkagising ko, parang clockwork na . Alam ko na yung dapat kong gawin. Alam ko na yung dapat ko gawin pagkagising ko. Yung first thing. Parang hindi ko na iniisip pa minsan . Hindi ko na iniisip na parang sabihin ko sa sarili ko na dapat ko itong gawin. Pag ginawa ko yun na sasabihin ko sa sarili ko ito yung gagawin ko. Parang isip ko nagsasayang ako ng oras . Ginagawa ko na lang routine yung mga bagay na dapat kong gawin. Ginagawa ko na siyang habit. Pero pagdating sa motivation mo, bawa, nagdala ka ng motivation na walang kang gana. Diba, tingin ko dun yung times na nag-affirm ang tao. Okay. Hindi, on that side of things. Kasi dami namang ways para mag-affirm . Kunyaki gusto kong mag-lose ng weight. Ngayon, ang ginagawa ko, hindi ko na lang iniisip na
yung di na ako nagluluto eh. Simula nung nag-diet na ako ngayon, di na ako nagluluto. So, ginagawa ko, humahanap ako ng ibang bagay na pwede kong gawin so, para maging efficient. Paano ba? Di ko kasi gets yung affirmation eh. Parang, ewan ko. Yeah, nalilito ako dun eh. Parang hindi siya gagana sa akin tingin ko eh. Okay, okay. Yun nga, bawa tingin natin is may taong gusto maging millionaire. Sabi niya, every morning sa harap ng salamin, I'm a millionaire. Yun yung affirmations na karaniwang naririnig ko sa mga tao. Hindi naman necessarily about pera, pero something na yung goal mo, na di ba? Bawa, meron kang specific goal, sinasabi mo na agad sa sarili mo na ganun ka, ina-affirm mo, parang i-claim mo, parang ganun. But in this case, yung ginagawa mo example is losing weight, parang papayat ka rin, gaganon ko sa harap ng salamin. Hindi ako nagaganon. Sasabihin mo pa ulit-ulit sa sarili mo, ina-affirm mo. Di ko pa nagagawa yun ever. Promise. Hindi ko pa siya parang ano. Kasi hindi gagana sa akin yun eh. Tingin ko talaga na pag sinabi ko na sinabi, anuin ko na lang, ang ginagawa ko, kinokonsensya ko, yung sa isip ko, kinokonsensya ko yung sarili ko. Pag kunyari pagkakain ako ng, you know, nakakataba, parang inuuloy ko sa isip ko, ano yung mga results? Ano yung mga mangyayari sa akin pag kinain ko to? Parang ganun. Parang ganun, di ba? Parang ganun din yung affirmations. Na, parang ano siya, mas strategic na pag-affirm. Kaya kaya hindi na ako nag-rice. Ginagawa ko talaga pag nakain sila ng rice, si Cleo pati si asawa ko, talagang tinitignan ko yung rice maigi. Sabi ko, hindi ko ito kakainin. Kasi ito yung mga mangyayari sa akin. Kasi usually, pagdating ko ng 30, yung mga kasing edaran ko nagkaroon ng diabetes, tapos ang lakas ko pa magkape. So, yun yung pumapasok sa isip ko. Yun yung affirmation ko siguro. Inisip ko, tinitignan mo yung kanin na parang demonyo siya. Oo. Tapos pagpuminsan, pag kunyari, lampas na ako sa isang oras maglaro ng games, parang naglulok back ako ng mga times na talagang, yun nga, nagsasayang ako ng oras, mag-computer lang ng buong araw. So, ngayon hindi ko na siya ginagawa. Although, kaya ko parang mag-computer ng buong araw talaga. Tingin ko yung sa'yo, more on habits ka instead of affirmations. Nakaka-relate ako. Kasi iba kasi yung habits eh. Kasi pag naging habit mo na siyang gawin, parang hindi ka na nababother ng isang bagay. Kunyari gusto mo kunyari sa'yo, di ba, habit mo na mag-workout pag umaga. Kumbaga parang clockwork na lang siya eh. Parang hindi mo na siya iisipin na mahirap. Kumbaga iisipin mo na lang siya ng parte na siya ng buhay mo. So sobrang iba yung gagawin mo na siyang habit. Sobrang totoo nun, man. Kasi may mga parang hindi makapaniwala. Paano mo nagagawang maging consistent? Mga... Pero sinimula ko sa maliliit na bagay. Eh. That's... Never ako nag-affirm din eh. Tingin ko hindi rin gagana sa akin yun eh. Kasi kinikilabutan ako. Hindi talaga. Sa totoo lang, kinikilabutan ako. Tinry ko dati. Pero kinilabutan ako, tinigil ko agad. Oo, mamaya magsumagot sa iyo yung nasa salamin. Mukhang tanga. Pero for some people naman gumagana siya. Pero sa atin hindi. Pero explain ko rin naman kung bakit hindi. Habit talaga tingin ko eh. Habit ang nag-work para sa akin. Kasi hindi ko na kailangan i-motivate yung sarili ko kadalas. Most of the time. Kunyari, meron akong kailangan gawin dito sa bahay. Sa kusina. Kumbaga, ginagawa ko na siyang routine pag Friday, pag off ako. Parang yun yung schedule ko sa bahay. So, by Saturday and Sunday, wala na akong gagawin. Ano na lang. Kung may time kami gumala, or mag-time kami mag-movie marathon. Katulad ngayon, nag-movie marathon kami ng Star Wars. Kasi ang dami ko na nakalimutan dun sa Star Wars. So, pinapanood ko siya from Phantom Menace to ano ba yung latest? Hindi ko alam. Hindi ko sinabay ba yun. Rise of Skywalker ba? Inata. Ewan ko. Anyways, okay. Yun yung parang ginagawa ko ngayon. Ginagawa ko ng routine yung mga bagay na kailangan kong gawin sa isang araw. Kasi iba rin yung feeling na ano eh, kunyari nagagawa mo yun. Parang iba yung sense of accomplishment mo.
At saka, ano din, maganda din na i-take note na pag kunyari nagagawa mo yung mga bagay na talagang kailangan mong gawin, parang naging effective sa akin yung parang bibigyan ko ng sarili ko ng credit. Parang sabihin ko sa sarili ko na parang okay yung ginawa ko ngayon, na parang it's a good day. Sabi niya, sasabihin ko talaga sa sarili ko yun. Sabi ko, good job. Sobrang importante nun, men. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan maging consistent yung mga tao is hindi nila, well, para sa akin ganito, kasi ganito ako dati. Hindi ko binibigyan ng credit yung sarili ko na may nagawa akong something na makakabuti para sa akin. Lagi, nakakahanap ako lagi ng way para i-discredit yung sarili ko na sa magandang ginawa ko. Halimbawa, may nagawa akong maganda, tapos sabihin ko, si ganito nga, ganito, ganyan. Mas maganda pa yung results nila. Basta ewan ko, nasa nature ng tao, i-discredit yung sarili nila. Naisip ko, baka maisip ng tao na ang boring naman nun, paulit-ulit na lang yung gagawin mo, umaga ganito, umaga ganyan, parang robotic. Ito ang response ko doon. Sa ngayon, meron kang habit, aminin mo man o hindi, meron kang habit. Hindi ba robotic yun? Oo, di ba? Pero kung yung habit na yun, nag-i-exist siya eh. Meron kang, magandang napakinggan ko is, meron kang doing habits at meron ka rin not doing habits. Meron kang mga bagay na alam mong dapat na ginagawa mo pero naging habit mo na naiwasan ng iwasan hanggat procrastination. But to sum it all up, parang procrastination, di ba? Pero yun nga lang eh. So procrastination is a habit, di ba? Kung magkakaroon ka na rin lang ng habit, why not make it a habit na nagsuserve for you? Na in a way na pag nasanay ka na talaga na clockwork na lang lahat, nakakabuti siya para sa'yo in the long run. Umiiral yung compound effect, which is, gagawin kong example yung sa case ko na yung 10 minutes exercise lang sa umaga, inaraw-araw ko siya, ang laki ng results na nakuha ko. Out of habit yun. So hindi na ako nag-waste ng time sa harap ng salamin mag-affirm na papayat din ako. Kasi hindi, tingin ko talaga hindi ako masalitang tao, more on doing ako. I see more results in doing versus talking at ayoko nang puro salita lang ako. Nababother ako pag may sinabi ako na gagawin ko tapos di ko ginawa. Nababother ako sa mga. So, kung mag-a-affirm ako na papayat din ako pero wala akong habit na mag-exercise, parang binibuild up ko lang yung sarili ko na mag-fail, di ba? Parang minomotivate ko yung, tinatry ko i-motivate yung sarili ko na papayat ka rin. Pero pag oras na para mag-exercise, tatamad ako eh. Iba na lang. Alam mo yun, parang nakakasira yung affirmations mo na naiimbiyar na ka lang na hindi mo nagagawa yung ina-affirm mo. Kasi ang hirap din kasi, no? Parang pag meron kang gustong gawin pero meron talaga yung isang bagay na ayaw mong gawin yun pero kailangan mong gawin. Yun yung pinakamahirap eh. Kunyari, tulad na lang sa amin, dito sa bahay, maghugas ng plato. Yun yung pinaka problema ngayon dito eh. Maghugas ng plato. Maliit na bagay, di ba? Maliit na bagay. Pero hindi naman siya madami. Tatlo lang kami. Pero lagi siyang problema. So talagang ginagawa ko na lang talaga na iniisip ko na lang kung ano yung mga pag di ko ito hinugasan, ano yung mga posibleng mangyari dito sa bahay. Baka kinukonsensya ko yung sarili ko. Baka dagain kami dito. Walang daga dito. Wala kasi daga dito eh. Hindi siya nag-exist. So, iniisip ko na lang, raccoon. Mapasok yung raccoon dito. Parang pinaparanoid ko yung sarili ko. Para lang gawin kong bagay na ayaw ko. Kahit sa pag-aaral eh. Parang, ewan ko, nasabi ko na ato to sa iyo. Pag kunyari mag-aaral ako, parang paminsan gusto ko mag-take ng break. Kinukonsensya ko yung sarili ko. Sabi ko, pag di ako nag-aaral, paano kakain yung pamilya ko? Parang ina-OA ko talaga yung mga bagay na kailangan kong gawin. Parang lagi ko talagang kinukonsensya yung sarili ko. Yung affirmations mo? Oo. Talagang konsensya talaga. Gini-guilt trip mo yung sarili mo. Pero okay din yun na kasi gagawin yun ng ibang tao sa'yo. Diba? Halimbawa, mayroon kang mentor, mayroon kang team leader.
gagawin nila yun sa'yo eh. So kung kaya mo gawin sa sarili mo yun, parang malaking bagay yun na hindi mo, may times na hindi mo na kailangan may mag-motivate sa'yo or may mag-remind sa'yo ng mga consequences pag may hindi mo ginawa or pag may ginawa ka. Ang laking bagay yun, di ba? Na nagagawa mong i-call out yung sarili mo. Na hindi ka na... Well, minsan kailangan natin ng ibang tao pa rin, di ba? Para ma-remind tayo. Pero kung nakakayanan mo siyang gawin, lalo na yung sa mga, in your case, pag-uugas ng plato, pag-aaral, ang laking bagay nun na you're able to make yourself do the things that, although ayaw mo, kailangan eh. Hindi mawala, hindi kasi mawala sa buhay ng tao na may mga bagay tayong kailangang gawin kahit na ayaw natin. Pero pag nagawa naman natin, di mas nakakabuti sa buhay natin, di ba? Tsaka, biglang nag-kick in sa akin na yung affirmations, tingin ko ano yun eh, parang gumagawa ka ng promise sa sarili mo, di ba? So, kung meron kang habit na yung mga promise sa sarili mo, hindi mo tinutupad, parang binibigo mo yung sarili mo, di ba? So, yun nga, gawin natin ulit example yung pag-lose ng weight na kung ang affirmations mo, papayat ka rin. Well, along with that affirmation, parang pinapangako mo rin sa sarili mo na mag-exercise ka na. Pero kung sobrang tamad ka mag-exercise, talagang mabibigo ka lang. Tapos tingin ko sobrang laking impact nun sa sarili mo dahil tingin ko nakaka-apekto siya sa confidence mo bilang tao. Kasi yun nga, pag may sinabi kang gagawin mo, pero hindi mo ginagawa, ilang beses mo ulit-ulitin yun, nagkakaroon siya ng paulit-ulit na negative impact sa self-confidence mo or sa self-competence mo. To the point na parang tingin mo paulit-ulit na lang na hindi mo kinikip yung mga promise sa sarili mo, di ba? Kung meron kang habit na hindi mag-keep ng promise sa sarili mo, paano pa yung mga pangakong bibitawan mo sa ibang tao? E di mas lalong hindi mo kayang tuparin yung mga pangakong yun, di ba? Bigla lang nag-click sa utak ko yung ito real life to na nangyari sa akin. Kumbaga, kailan ba to? Parang 2018. Sobrang, nakwento ko na to sa mga previous episode natin na sobrang broke kami. As in, nag-move kami. Tapos wala akong trabaho. Tapos baby pa si Cleo. Kapanganak lang ng asawa ko. Kumbaga, nandun pa rin yung gastos eh. Nandun pa rin yung mga kailangan. Nandun yung, kumbaga, sa pagbago kang pamilya tsaka may bago kang anak, yun yung pinakamagastos na stage eh. One day, parang hindi kami makalabas kasi wala talaga kami pera kahit pang gas. Kumbaga, talagang gipit talaga. Tapos parang sinabi ko sa asawa ko na yun nga, one day, makakaalis din tayo sa sitwasyon na to. Hindi ko makakalimutan yun, nakatunga nga lang kami sa kisam eh. Kasi wala kami magagawa eh. Nandun kami sa sitwasyon na yun. Kumbaga, inuulit-ulit ko yun sa asawa ko. Kasi, syempre ako yung tatay eh. Di rin naman dahil ako yung tatay. Kumbaga, ako yung mas merong capability nung time na yun para makapagtrabaho kasi kakapanganak pa lang ng asawa ko. So ayaw pa siya magtrabaho. Sobrang laking impact nun sa akin. Araw-araw yun yung iniisip ko. So it took about a year to get out of that situation. A year. So parang araw-araw ko iniisip yun. Siguro mga 2 months akong umiiyak, mga ganun. Parang, di naman umiiyak. Parang, di umiiyak na physically, ha. Parang yung inside umiiyak. Kasi parang, parang wala akong kwenta. Parang ganun. Pero, sinasabi ko sa sarili ko, makakalabas ako sa situation na yun. Yun yung affirmation mo. Maganda example. Pero hindi ko siya sinasabing sa salamin, ha. Pero, yun yung parang paulit-ulit sa isip ko na, sabi ko, kakayanin ko to. Kasi parang, di naman siguro nasa sitwasyon na to dahil talagang sobrang tanga ko talaga. Dinala talaga ako dito dahil ito talaga yung dapat mangyari. Saka alam ko talaga yung ability ko nung time na yun. Sabi ko, kaya kong gawin yung
yung mga gusto ko talagang gawin. Tsaka yung hindi to had lang sa pangarap ko. Kumbaga, ito yung parang parang magbo-boost pa sa akin para galingan ko pa. So yun. Doon na pumasok yung story, nag-working student ako, full-time worker. So, yun. Pero ano, yung affirmation naman, hindi naman kailangan sabi mo sa harap ng salamin. Hindi. Parang hindi ko siya sinasabi sa isip ko paulit-ulit. Parang ano lang, parang pag hindi ko ginagawa yung dapat kong gawin, biglang parang konsensya, parang pinakausap ako ng konsensya. Okay. So, isa yun talaga yung affirmation mo, conscience mo, parang si Jiminy Cricket yung affirmation mo. Diba? Tingnan mo, bigla ako nawala sa social media, nawala ako sa ano. Kasi pag kunyari na sa social media ka, may hawak ang cellphone, scroll ka ng scroll, sobrang lak. Alam mo, di mo namamalayan yung oras, di ba? Oo, sobra. Di yung dahilan kung bakit ako nawala sa social media. Siguro ikaw napansin mo din yun, mga time ng 2018, 2019. Talagang wala akong post. Yun yung dahilan. Nag-relax lang ako lately. Dahil, you know, kailangan ko din naman ng time to socialize. Mag-take ng break. Kasi importante yung break. Sabang importante yun. Kasi tapos, dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic, di ba? Dahil sa pandemic, sa pandemic. Lalo. Ang pinaka-socializing mo sa ibang tao is social media sa ngayon, di ba? Pero okay din na yung affirmation mo na sabi mo, kakayanin ko to, mga ganun. Tingin mo bakit siya gumana para sa'yo? Yung ibang tao, sinasabi nila yon, pero kasi sa sitwasyon ko na lang din eh. Talagang walang-wala kami. Kumbaga parang sinasabi ko, di ko masisikmura pag nagkaroon na ng isip yung anak ko tapos sasabihin ko sa anak ko na di ko afford to, di ko, yung mga gusto niyang maliliit na bagay lang na tingin ko kailangan niya. Sobrang sakit siguro nun. So, para pumapasok na yung sa isip ko, para binobomba ko lang binobomba na yung utak ko na yung mga pwedeng mangyari na future, pwedeng sa akin sumbat ng anak ko. Hindi ko maalala. Sobrang hindi ako nagsasalita. Sobrang depressed ako. Pero, nung time na yun, nag-aaral ako mabuti. Kahit sobrang depressed ako. I kept going na magtrabaho and mag-aral. Hindi ako nag-stop. Ayun, na-realize ko na. Tingin ko kaya talaga nag-workout yung mga bagay-bagay para sa'yo. Because, hindi ka puro salita. Alam mo yun? Tapos yung action, siya yung nagiging fulfillment ng promise mo sa sarili mo. Tapos naipon siya ng naipon. Kaya ngayon nakaalis ka tuloy sa ganung sitwasyon. Pero naging consistent ka. Sobrang. Ewan ko, may problema talaga ako sa isip. kasi alam mo yun, sobrang antindi ng imagination ko. Parang kunyari, 'di ba, meron akong iniisip. Parang nakikita ko talaga sa utak ko yung parang konsensya. Yung napipicture ko talaga yung konsensya. Sabi ko, ito yung mangyayari pag hindi ko to ginawa. Pero kaya paminsan napapansin ang asawa ko. Nagsasalita ako mag-isa. Kunyari pag nag-iisip ako. Kasi parang napipicture ko talaga yung pwede mangyayari. Hindi ako parang special child ako, parang Elon Musk level. Ganun talaga akong mag-isip minsan. Parang abnormal na. Pero tingin ko may hindi ka abnormal eh. Kasi kung iisipin mo, nature din ng tao maging malawak ang imagination pagdating sa ganyang bagay. Pero nagagamit nila in a way na hindi nagsaserve para sa kanila. Maganda example is pag nagda-drive ka, tapos may nag-cut sa'yo, tapos gumagana yung imagination mo na bullshit ng taong to, walang kwenta yung taong yun, mga ganun. Instead of gumawa ka ng mga scenario sa isip mo na ina-amplify yung negative emotion mo, gumawa ka ng mga, kasi hindi mo rin naman talaga alam kung ano yung katotohanan, di ba? So gumawa ka na lang ng mga scenario sa isip mo na magpapakalma sa'yo. Kasi ang hilig ng tao gumawa ng chismis, ng storya. Kung gagawa ka na lang ng storya sa isip mo, make sure mo na lang na it's something that serves you. Meron akong fina-follow na ano siya,
sobrang business person siya. Tapos sa kanya din ako na-inspire na yun nga maging software engineer. Dyslexic siya. As in, paminsan nagpa-podcast siya, pinapanood ko siya. Meron siyang time na nag-off topic siya sa sinasabi niya. Tapos nakakalimutan niya kung ano yung topic. Tinitingnan niya sa notes niya. So, sabi niya, important tip sa mga dyslexic na tao, mag-take notes. Which is something that I don't do talaga. Ayoko talaga ng notes. Ang ginagawa type mo... Type ko na lang siya paminsan sa sticky note. Or tulad ng nabanggit mo kanina, ginagawa mo na lang agad. Oh. Kaya action takers are yung kadalasan merong results. Yeah. Mm. Kasi, ayun, going back sa topic, which is affirmation, kung affirm ka lang ng affirm, buong buhay mo puro affirm, affirmations ka lang, malulugmok ka talaga kung wala kang habit na mag-take ng action sa mga ina-affirm mo. Mm-hmm. Baga, nagiging detrimental lang yung affirmations mo imbes na tulungan ka, di ba? Oh. Habits over affirmations talaga. So, para sa mga listeners, kung tingin mo parang nakakatambad naman ng habit, ang routine, paulit-ulit, kung isipin mo ngayon, meron ka nang routine eh. Hindi nga lang nagsaserve para sa'yo. Either nagpo-procrastinate ka, that's a routine. Routine din yung walang ginagawa. Yep. Routine din yun. Exactly. Considered routine yun. Magandang lesson yun. Natutunan ko rin na ma-override yung routine na yun na wala akong ginagawa. Na naghihintay lang ng milagro sa araw. May mangyari na something interesting na nagre-react lang ako sa araw versus ako yung nagsiset ng kung ano mangyayari sa araw na to para sa akin. Mm. Kung mahilig kang mag-affirm, siguro doon mo na lang siguro na may kasunod siyang action. Kasi malulugmok ka nga lang talaga. Tsaka kung mag-affirm ka, isipin mo din yung mga bagay, mga scenario na pag hindi mo ginawa yung gusto mong gawin, anong mangyayari? Kasi yun yung naging effective sa akin. Paka makonsensya ako. Although nakaka-praning siya. Kasi isipin mo, parang inisip mo na agad, parang ano kaya, advance ka mag-isip eh. Katulad pero nung... pero pag nagawa mo na at na-achieve mo na yung parang result na gusto mo, marirealize mo rin naman na parang naging OA ka lang, di ba? Oh, tsaka ano, di ba? Parang yung self-fulfillment. Sakap kasi niya sa pakiramdam eh. Oo, sobra. Yun yung din isang natutunan ko. Never forget na i-congratulate yung sarili mo pag meron pa nagawa. It doesn't matter how little it is. Kasi iba yung effect niya sa tao eh. Kahit sa bata, di ba? Iba yung pag kunyari sinasabihan mo siya ng good job. Iba yung feeling niya, iba yung ngiti ng bata eh. Doon ko na-realize na siguro nung dapat ginagawa ko din to sa sarili ko. Di ba? Di naman dahil sa isip bata ako. Hindi. Iba yung ano, iba yung feeling na parang kinocongratulate mo yung sarili mo. Ang pinaka-point mo kasi is parang ikaw nga may habit ka is to celebrate other people. So why not celebrate yourself, diba? Tuwing may nagagawa kang maganda. Haluan mo na lang ng ano, humility para hindi siya maging yabang, diba? Tsaka hindi naman pagiging mayabang ang pag-celebrate sa sariling accomplishments. Alam mo, doon ako nainis ngayon eh, no? Parang lalo na sa social media. Kunyari, pag nag-post ka na ito yung nagawa mo, lagi merong say yung ibang tao. Sobra. Doon mo malalaman. Na maging masaya na lang sila sa tao yun, di ba? Pero magandang filter system yun. Doon mo malalaman sino ba yung mga dapat na ina-unfollow mo. Sino ba yung dapat na ina-unfriend mo. Kasi hindi talaga lahat magiging kakampi mo eh. Pero yun, parang maganda rin tip yun para... Hindi kasi siya normal eh. Again, going back sa... ang nature talaga ng tao is maghanap ng mali pagdating sa sarili, di ba? Ano eh, tingin ko skill nga yun eh. Skill niya na nade-develop yung ability to celebrate yourself. Oo. Sobrang hirap niya eh kasi paminsan, yung iba kasi standards ng tao eh, di ba? Paminsan, ayaw nila i-celebrate yun kasi parang malit na bagay lang yun eh. Pero hindi eh. Alam mo, yung ibang bagay na nagagawa mo, hindi siya nagagawa ng ibang tao. Yun yung iniisip ko palagi pag meron ako mga maliliit na bagay na nagagawa. Sabi ko,
parang yun nga, parang ina-uplift ko yung sarili ko. Nasasabihin ko na ayos yun. Galing mo. Ayos yun. Astig ka. Oo. Affirmation yan, Dre. affirmation. Yan. Pero hindi ko siya talaga sinasabi na sa sarili ko. Pero nakakatawa kasi nauna yung action mo bago yung affirmation. Oo. Na, ang galing. Parang nire-recognize mo yung magandang ginawa mo through affirmation. Pero sobrang naking bagay niya kasi ito kung gusto mo mag-build ng habit talaga. Ugaliin mong i-celebrate yung ginawa mong, bawa kung nag-exercise ka, dati never ka nag-exercise, tapos feeling mo may ginawa kang exercise na kahit 5 minutes lang. Mm-hmm. I-congratulate mo yung sarili mo after mo gawin, di ba? Para ewan ko kung anong form ng kung pagko-congrats yung gagawin mo sarili mo, bahala ka na dun. Do it any way that works for you. Pero ang point is, i-acknowledge mo the fact na nakapag-exercise ka ng 5 minutes compared to zero exercise na ginagawa mo before. The more mo siyang gawin, the more kang mawiwiling mag-exercise at maging habit na yung pag-exercise. Mm-hmm. So, yun lang. Parting words para sa akin. Uh-huh. Ikaw, man. So, any last words? Any last words? Yun lang sa akin. Never forget to, you know, to celebrate on small wins. Iba kasi talaga yun. Tsaka, yun nga, sabi ka ng Nike, di ba? Just do it. Kasi yung fear ng tao na magkamali sila. Dahil, yun nga, pag kanya may affirmation sila na gusto nilang gawin to. Tapos, laging ang dahilan ba't di nila nang gagawa yung gusto nilang gawin is fear of rejection, fear of, you know, losing. Kailangan maging perfecto muna, di ba? Oh. Para walang masabi. Mm. So, may connection pala dito yung pinag-iisipan nating topic bago mag-start, perfectionism. Oh, perfectionism. Pero next episode na yun. Kasi hindi siya nag-a-apply sa akin. Perfectionism. Yeah. Hindi kasi ako perfectionist. Kasi ano ako, more on quantity over quality. Kasi doon ako nagsaset ng conclusion pagkatapos ko gawin isang bagay. Kagano ko siya kabilis ginawa and ano yung mga mali doon sa ginawa ko. So, parang nagiging efficient ako. Kasi sobrang sa akin, sobrang important that time. So, doon ako nagbe-base sa quantity over quality. And then, I think over time, yung quality, yung ginagawa ko, magiging high quality siya. Although may mga problema din yun. Depende sa resources na gamit mo. Kasi, so, paminsan wasteful din siya. Pero, Pero pag-usapan na nga natin. Ayoko na maghintay ng next episode. Sige. Yung perfectionism kasi tingin ko parang excuse siya para wag mag-take action . Gusto mo perfecto lahat muna bago ka may gawin. Napaka to your point na minsan yung quantity over quality nagiging waste of time siya. Tingin ko mas waste of time yung gusto mong perfectuhin bago ka may gawin. Kasi regardless kung may times talaga na mag-waste ka ng time . Pero yung pinaka tingin ko, i-consider ko na waste of time is yung nakatunga nga ka lang. Mm-hmm. Na may naisip ka gusto mong gawin na siguro gusto mong maging streamer pero iniisip mo, hindi naman ako kilala ng mga tropa ko as streamer or ano yung pwede kong gawin para wala silang masabi. Mga ganun. Ano ba yung gear na maganda? Tapos meron ka namang headphones na ayos na. Basta ang dahil mo excuses, yung equipment mo naman, in this case, sa example na to streaming, madedevelop mo naman o ma-improve mo naman yung overtime. Pero, hindi ba mas okay pag, by the time na ready ka na mag-upgrade ng equipment mo, parang bata ka na mag-stream, kumbaga, nagamay mo na, mamahusay ka na makipag-interact sa audience mo, tapos, bigla nilang mapansin, uy, ang ganda na ng audio mo, nagbago ka, ng setup na, mga ganun. Tingin ko doon nabibuild yung habit din . Kasi doing versus trying to perfect things. Mm-hmm. Pero kasi yung, diba, yun nga, parang katulad na sinasabi nila, no, big things comes from small things. Uh-huh. Diba? So, yun talaga, kahit yung mga product ngayon, product development ng Apple, nag-start sila sa failing product. Nag-start sila or nag-start sila sa current product nila. Ano yung mga failures dun sa bagay na yun?
So from there, nililist daw nila. And then, paano nila mamimitigate yung mga risk na mangyayari pag may in-apply silang fix dun sa bagay na yun. Kunyari, yung battery ng iPhone, sobrang hindi sila natagal, di ba? Ano yung mga risk na pwedeng mangyari pag in-upgrade nila yung battery ng iPhone? So, mangyari dun yung iPhone tatagal sa, you know, yung mga user gagamitin nila for 3 years. So, hindi kumita yung Apple. So, hindi sila mag, hindi nila upgrade yung battery. Parang ganun. Ang ganda ng ano nila, parang approach. Eh, ganun yung approach nila. So, one by one, parang, kahit sa ano eh, kahit sa software development, pag magsusulat ka ng isang bagay ng code, write a failing code. Kasi dun mo makikita yung mga bugs eh. So, hindi siya pagiging perfectionist. Parang gusto mo lang ma-deliver ka para makita mo na yung mga future bugs. Ang ganda nun, bigla ko naisip ano, na para ma-achieve yung perfection. Well, nobody's perfect. Siguro, to achieve near perfection, you have to go through a lot of imperfections. Mistakes. So, ganun talaga. Kung tingin mo magsasayang ka ng oras dahil ayaw mo magkamali, mas lalo ka nagsasayang ng oras sa kagustuhan mong huwag magkamali. Alam ko yung sinabi ni Elon Musk eh, kasi nakinig ako sa isang mga interviews niya. Sabi niya, failure is an option. Kasi if failure is not an option, you're more prone to quit. So yun, tumatak sa akin yun. Hindi na ako takot magkamali. Hindi na ako takot magkamaling magkaroon ng maling desisyon kasi kaya ko naman matuto at gawin yung tamang desisyon next time. Ang motto ko ngayon, hanggat humihinga ako, kaya ko either itama yung mali ko or matuto sa mali ko. Through that motto, tingin ko mas parang nagagawa ko maging masaya sa buhay ko. Okay, so I think that's it. So to wrap things up, sa mga listeners, kung first of all, gusto nyong makapag-build ng habit or may ma-achieve na goal, magandang way is to always or have it a habit to back your affirmations. Kung nag-affirm ka man, ugali mo mag-affirm. Back it up with actions palagi. Kasi tingin ko talaga, mabibigo ka lang kung affirm ka ng affirm. Kasi self-confidence is self-trust. So, kung kadalasan, kung wala ka masyadong self-confidence, wala ka masyadong tiwala sa sarili mo dahil continuous yung mga bagay na sinabi mong gagawin mo pero hindi mo ginagawa. Tingin ko, it's the same thing with affirmations. Kung affirm ka ng affirm, pero wala ka mong ginagawa, dinidestroy mo lang yung self-confidence mo to be able to do things na makakapag-build ng results para sa'yo. Alright, yun lang for this episode. Thank you guys for listening. Tsaka guys, kung meron kayong mga open kami for criticism or suggestion. Oo. Sobrang open kami doon. So, kung sa tingin niyo yung sinabi namin, hindi siya mag-work sa ibang tao. Which is, yes, totoo na naniniwala kami. Sinashare lang namin kung ano yung nag-work sa amin. And tingin ko, sobrang magiging mas strong yung message namin pag meron kaming feedback sa ibang tao. So, please, pag meron kayong tingin nyo na hindi namin na-deliver dun sa topic na yun, please let us know. Or meron kayong mga topic na tingin nyo na dapat namin tinatakal, please let us know as well. Kasi, ano eh, paminsan naubos namin ng topic. And even better, kung tingin mo yung specific topic na diniscuss namin, meron kang sariling spin dun na nag-a-align sa parang personality mo. Kasi, again, iba-ibang bagay nag-work sa iba-ibang uri ng tao. So, kung tingin mo, sure ka meron, you have something to say para sa mga taong tingin mong katulad mong mag-isip, speak up. Pwede kang mag-message sa amin kung interested ka. Join ka sa podcast natin. Tatlo tayo dito, mag-usap tayo. And speaking of, tatlo tayo dito, mag-usap tayo. Gusto ko i-shoutout or i-call out si Philip. Philip, iniimbitahan kita dito sa episode na to na mag-join sa next episode ng podcast. So, if interested ka, well, first of all, pipiin muna kita para malaman mo. Baka di mo marinig dito eh. So,
Ayun, kung interested si Philip, maririnig niya siya next episode. Alright guys, again, Facebook, Instagram, doon tayo most active, and YouTube, Twitter minsan lang. So, follow nyo kami. Follow nyo tayo. Podcast natin to. Ano tayo dito? Tayo mga millennial ang nag-uusap dito. Tinatry natin i-discover, i-unravel ang pag-iisip ng isang millennial. Alright guys, yun lang. Thanks for listening.